saya espiritu diwa namin ay pukawin mo, papag-alabin puso namin sa katotohanan ay akitin. Liwanag ka sa aming karimlan, puso namin iyong tahanan. Ang bayan namin iyong gabayan, tungo sa katarung at kalayaan. Papuri sa'yo, O Espiritu, diwa namin ay pukawin mo, papag-alabin puso namin sa katotohanan ay akitin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan,
Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinabanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan sa ipinahahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mong ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanan noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkakatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animoy hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang waring mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao, namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ng ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia, meron sa ating mga taga-Frigia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Sirene, at mga nakikipanirahan mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naaakit sa Judaismo, may mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paanong sila'y nakapagsasalita ng ating wika tungkol sa mga kahanga-hangang gawa ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin
poon, tanay, iyong baguhin. Espiritu mo'y suguin, poong tanay, iyong baguhin. Pinupuri ka namin, poong Diyos, nitong aking kaluluwa, o Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig, ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganap ang lupa. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Natatakot mga matay, kung kitlin mo ang hininga, mauuwi sa alabok, pagkat doon mula sira. Taglay mo ang espiritu upang buhay ay ibalik, bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay iyong baguhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman sa lahat ng iyong likha ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso sana ay kalugdan habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay iyong baguhin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ninuman Panginoong si Jesus kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasa lahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na nagahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat, sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay binibinyagan sa isang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinapainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Halina Espiritu, sa sinagbuhat sa'yo, kami liwanagan mo, Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala upang kami magkusa kay bigat patnubay sa amin mananahan ang tamis ng iyong buhay ginhawang ninanais. Lilim namin sa init, kapiling bawat saglit, lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan, ngayon at araw-araw, kapag di ka nananahan, ay walang kaganapan ang buhay namin dangal. Marumi palinisin, lantay panariwain,
sakit na migamutin, kami gawing matapat sa pag-ibig mag-alab, lagi sa tamang landas, tugonin aming luhog. Kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob. Gantimpala'y ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Alleluia, 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 alleluia. Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa ningas ng pagmamahal. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiin niyo ang Panginoon at sumaiin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggong ding yon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumain niyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumain niyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Sa araw pong ito, tayo po bilang isang simbahan, pinagdiriwang po natin ang kapistahan ho ng Pentecostes na 50 araw pagkatapos po ng muling pagkabuhay ni Jesus ay ipinadala niya ang Espiritu Santo sa kanyang mga alagad. At narinig po natin yan sa ating unang pagbasa, ang Espiritu Santo na tinanggap nila. Tila mga dilang apoy nananahan sa kanilang mga ulo. At ang biyaya nito, sila na ay nakapagsalita ng iba't ibang lingwahe. Para saan? Para maipahayag nila ang mabuting balita sa lahat. Wala nang language barrier. Ang Espiritu Santo ang gumabay sa kanila para ang mabuting balita ay maipahayag kahit ano pa ang lingwahe. Sa atin ng Ebanghelyo, maganda humapansin na nang muling mabuhay si Jesus ay hiningahan niya ang kanyang mga alagad.
At maganda po no na yung paghinga ay mahalaga ho sa atin. Sa Genesis ho ng hiningahan ng Diyos, ang putik na hinubog na tao nagkabuhay. Maganda rin po no sa atin. Importante o ang paghinga. Subukan mong hindi huminga, pigilin mo, mahihilo ka. Ang paghinga po ay larawan ng buhay. Pero maganda rin po sanang mapansin natin na ang paghinga meron din pong dalawang uri. Meron hong mabaho ho ang hininga at meron pong mabango ang hininga. Ang Kristiyano ho na mabaho ho ang hininga, ang lumalabas ho sa kanyang bibig ay panghuhusga, paninira ng kapwa, mga salita na nagbababa at nananakit ng kapwa niya. Yung panchichismis, mabaho ho ang hininga nun. Dahil hindi ho nagbibigay buhay ang taong mabaho ang hininga. Pag may katabi ka, mabaho ang hininga, gusto mo ba tumabi sa kanya? Buti na lang may mask. Magmamask ka na lang. Pero kung malakas talaga, kahit yung mask mo, hindi uubra. You feel uncomfortable. Kaya ho, magandang paalala. Kahit sa buhay Kristiyano, may mga Kristiyano din na mabaho ang hininga. Lumalabas sa kanyang bibig ang mga mapambaba na salita. Kahit ang hininga ng kayabangan, panghuhusga at pangaapi. Pero sa kabilang dako, meron ding mabango ang hininga. Ano naman ang Kristiyanong mabango ang hininga? Siya ang Kristiyano na ang lumalabas sa kanyang bibig ay unang-una ginagamit niya ito para ipahayag ang mabuting balita. Ibahagi ho si Jesus. Ang lumalabas ho sa kanyang bibig ay ang mga salita na nagpapalakas ng loob ng kapwa niya. Nabibigay inspirasyon sa kapwa niya o mga salita na nagbibigay pag-asa sa kapwa niya. Lalo-lalo na po sa panahon ngayon, alam natin gano'n ho kahalaga ang salita at gano'n ho kapowerful ang salita. Pwedeng mapanghina ang loob ng kapwa sa mga masasakit at mapanglait na salita, pero pwede ding magbigay kagalingan sa kapwa ang mga salita. Lalo na ho sa mga tao na may pinagdadaanan na mabigat sa buhay. Kailangan ng kasama, kailangan ng karamay, kailangan ng iyong hininga, kailangan ng iyong presensya. At sana po yung ating hininga ay ang hininga ng Espiritu Santo sa atin na nagbibigay buhay at pag-asa. Sapagkat ang ating pag-asa ay nagmumula sa Diyos. Siya ang ating pag-asa. At sana ho, no, tayo ho, sa pagdiriwang natin ang kapistahan ng Pentecostes, ay hayaan din natin na dumaloy sa atin ang hininga ng Espiritu Santo. Ang hinga na nagbibigay buhay. Ang hinga na kayang magpalakas ng loob sa mga Kristiyano nakakaramdam ng takot at pag-aalinlangan. Ang hininga na nagbibigay pag-asa sa mga Kristiyano na tila'y nawawalan ng pag-asa. Ang hinga ay importante. Kaya magandang itanong sa atin, ano ba ang hininga mo bilang isang Kristiyano?
at pwedeng mabago ang hininga mo. Kung ang mabaho ang hininga, pwedeng baguhin. Hayaan na ang Espiritu Santo ang gumabay sa buhay mo para ho sa ganon, mula sa paghinga ng masasakit at masasamang salita, paghinga ng paghusga, mapalitan ng paghinga na nagdadala ng kagalingan at pag-asa. Pwedeng baguhin, kaya nating baguhin. Hayaan natin ang Espiritu Santo ang manahan sa atin. Hayaan natin ang Espiritu Santo ang dumaloy ho sa buhay natin. Hayaan natin na ang Espiritu Santo ang gumabay sa atin. Kaya maganda pong hamon at paanyaya ito sa atin, no? Bilang mga Kristiyano. Unang-una itanong, ano ba ako bilang isang Kristiyano? Ano ba ang hininga ko? At sana po naisin natin na ang ating hininga ay maging mabangong hininga. Hininga na nagbibigay buhay, pag-asa at kapayapaan sa kapwa natin. Dahil ang Espiritu Santo ang dumadaloy sa atin. Tandaan natin, sabi ni San Pablo, tayo ang templo ng Espiritu Santo. At sana po, hayaan natin na ang Espiritu Santo ang gumalaw sa ating buhay at ganoon din ho sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Kaya ang tanong, good breath ka ba o bad breath ka? Sana mabango ang hininga mo. Amen. Pagsitayo po tayong lahat. Mga minamahal na mga kapatid, hilingin natin sa Ama na isugo niya ang Espiritu Santo upang gabayan tayo sa ating mga kahinaan at upang magsilbing kaakibat at gabay natin sa ating buhay. Buong pagtitiwala nating sabihin, Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa buong simbahan at ipagkaloob mo sa Kanya ang iba't ibang biyaya at ang misyon na tanging sa iyo lamang nagmumula. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa mga pinuno ng aming bayan upang gamitin nila ang kaloob mong kapangyarihang maglingkod at maghatid ng kalayaan at kaunlaran sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa mga misyonero para sa ikalalaganap ng mabuting balita upang ang kaligtasan ay maipahayag sa buong sanlibutan at ng lahat ng tao ay makilala sa iyo at kay Hesukristo. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu upang pasiglahin ang mga may sakit at mga nasa bingit ng kamatayan. Ipagkaloob mo ang buhay na walang hanggan sa lahat ng mga yumauna. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, pakinggan mo ang iyong sambayanang natitipon sa panalangin. Isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo at panibaguhin mo kami katulad ng pagbabagong idinulot mo sa mga alagad mong noong unang Pentecostes sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Alay na ito ang tinapay.
mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay isiwalat nawa ng Espiritu Santo ngayong ginaganap ang paghahain ito, na siya rin nawang maglahad ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong inilubos na ginanap ng pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos na iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal, tanang tinubos na bansa, ikaw ay dinadakila. Espiritu'y lumilikha ng nagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Magsalud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis.
muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo." Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapaalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo, maraming salamat po. Kami sumasamo, O banal na Espiritu, liwanag at gabay sa landas ng buhay. Kami sumasamo, O banal na Espiritu, sa milaging manahan hanggang sa wakas. Espiritu ng Diyos na sa amin pumarito, puspusin mo ng lakas aming mahinang puso. Banal na Espiritu ng Diyos na sa amin gumagabay, liwanagan aming daan sa dilim ay iadya. Kami sumasamo, O banal na Espiritu, liwanag at gabay sa landas ng buhay. Kami sumasamo, O banal na Espiritu, sa milaging manahan hanggang sa wakas. Espiritu ng Diyos.
sa amin lumulukob. Kami iyong isugo sa dukha ng makatulong. Banal na Espiritu ng Diyos nasa amin nananaog. Sa mundo'y ipagkaloob, kaligtasan kay Jesucristo. Kami sumasamo, o banal na Espiritu, liwanag at gabay sa landas ng buhay. Kami sumasamo, o banal na Espiritu, sa milaging manahan hanggang sa wakas. Announcement po. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating Healing Mass and Service sa darating na June 1, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Sa darating na June 17, Sabado, magkakaroon po ng Binyagang Bayan, handog ng kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Shirley o Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Pinaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinggan mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyoko ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Ang Diyos Ama na nakaliwanagan ay nagkaloob ngayon ng tanglaw sa kalooban ng mga alagad na pinuspos niya ng Espiritu Santo. Pagpalainawa kayo ng mga kaloob ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Dilang apoy na lumapag sa tanang mga alagad, naway tumupok sa lahat ng masamang paghahangad kapag lubos na sumikat ng liwanag na magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagbibigay kakayanan sa mga tao upang ipahayag ng sabay-sabay
sa iba't ibang wika ang isang pananampalataya, ay sinawang magpanatiling kayo'y nananampalataya at magdulot ng katuparan sa pananabik na makaharap siya sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglayang kapayapaan, upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.